Sa biyaheng ito ay pupunta tayo sa isang natatagong paraiso sa DRT Bulacan. Ito ang sentro ng bato. At sa ating paglalakbay papuntang sentro ng bato ay dadaan tayo ng bagong asfaltado at liku-likong kalsada ng M. Valte Road. Kasama sina Tristan, Francie Adventures at OBR nito. Samahan niyo po kami sa isang moto camping adventure dito sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Tara na at simulan ang video. Let's go! Pagkatapos ng dalawang linggo, andito ulit tayo sa Doña Remedios Trinidad. At ngayong araw na to ay mag-overnight ulit tayo o magka-camping sa isa na namang resort na matatagpuan dito sa DRT. So ito kasi DRT ang pinakamalapit na kabundukan at may mga maraming resort na po pwedeng mapasyalan dito sa Bulacan. So napakalapit lang namin dito kaya pag walang budget, dito lang talaga tayo. So habang hinihintay natin si Bro Francie Adventures na siyang makakasama natin ngayon at saka si Tristan, yung last 2 weeks na kasama natin sa pag-camping din sa Puning Cave, ay sila naman ang makakasama natin ngayong gabi na to. So 1:40 pa lang ng hapon at ang usapan namin ay alas 2. So siguro parating na yung dalawa na yun. Ayun! Pagkatapos ng 35 minuto paghihintay. Kasama natin ate, si Bro, Denby. Ayan, andito na si Brother Price Adventures. At ang kanyang OVR. Ayan. Hello, hello po. Si Den. 35 minutes. Ang traffic pala doon. Oo nga. Sa Bustos kami dumaan. Tapos 10 minutes after, andito na rin si Bro Tristan. Makasama ulit natin si Tristan. Afternoon. Artist tayo late to, lang, late. Pero bago tayo dumiretso, magme-merenda muna tayo dito kay Kuya, kay Sir. At para po, Sir? James Castro, shout out. James Castro. May kakilala akong mga Castro sa amin eh. Puro Castro, daming Castro. Daming Castro. Lahi ng mga Castro DRT, no? Apo, Castro po tayo. Ipag Castro eh. Ay, mapanti. Yung sa yung sticker mo, doon ko kinapit sa kabila, sa Mio. Hindi sa akin to eh. Hindi ba siya yan? Hindi sa akin yan. Sabi mo sa'yo yan eh. Sa hipag ko yan, sa ano ko, sa hipag ko, walang gumagamit. Ipinahala sa ano ko. Alam ko, nabili mo. Hindi. Ang pagkakaintindi ko, nabili mo sa hipag mo. Hindi. Binigay lang yan ang hipag ko sa ano ko. Pamana. Pamana? Oh, at least, mana. Oh. May nagpamana, swerte mo. Ayun, no? Shout out to, big shout out to kay Idol, oh. Kay Bro Denby. Mag-adventure na naman kami. Kaya lang ngayon, magka-camping naman tayo kasama sila. Ayan. Tagal na rin kaming di nakakapag-camping eh. Kaya sinama ko over ko para makapag-camping din naman. Lagi na lang naboboring sa bahay. So larga na kami. So napakalapit na lang ng destination natin. Ah sige bro. So hindi na tayo gagamit ng Google Maps kasi medyo kabisado naman na natin. Malapit na lang siya mula rito.
nakapasok na yata ng par ang bagyong Marce. Pero kami, sige pa rin kami ng gala. Walang nga. So kung mapapansin nyo yung kalangitan, ang kapal ng kaulapan. So ang balita ko kasi ay bukas daw ng madaling araw ang pasok. Pero hindi tatargetin ang Central Luzon. So magla-landfall siya possible sa parte ng Batanes. So medyo malayo naman yan dito sa atin. Kaya kampante pa rin kami. Pero sana hindi kami abutan ano. Ayan o, makapal na yung ulap eh, maitim eh. Bahala na this. Ito yung napakagandang spot dito na palusong. So magdo-drone kami. Kaya lang, ito, gandang spot to eh. Kaya lang, sobrang palusong. Paano kaya to? Magandang spot to bro. Ano, palipad tayo? Kaya lang, ano? Drone? Oh, ikaw. Hindi, dalawa tayo. Sige, ano? Kaya lang, pwesto yung pardahan. Malapit na tayo actually. Nakita ko na yung arko ng ano ng I mean yung sa Eagle Cement. So akli na yon. Sa parte na tayo ng akli pagbaba dito sa asphalt na ano to, kalsada na to. Ang ganda lang kasi ng view rito, saktong-sakto. Tama, gagawin si bro Francis. Iiwan niyo yung drone sa taas. Tapos kukuha na niya kami. Andun na pala yung drone sa taas. Let's go. So mapapanood nyo to sa kanya. Sa akin kasi hindi ako kumuha. Siya yung kumuha. So waiting kami sa drone. Naka-standby kasi siya doon sa taas kanina nang dumadaan kami. So ayun na siya, ayun o. Alright. So let's go. Diretso na tayo, magsaset up pa tayo ng tent. Malapit na rin tayo sa destination actually. Pagbaba natin dito, akli na to eh. Welcome, Barangay Akle. Nako, yun lang. Kulay putik ang tubig. Sana dyan lang yun. Sana sa taas hindi. Oh, hindi naman maputik dito. Ah, kasi may ginagawa sa baba. Ayan, kaya maputik doon banda. Okay.
So nandito ay excavator sa baba, kaya nagpuputik yung tubig dun sa parte ng tulay. Ito yung hairpin curve. At pagdating dyan sa bandang unahan dyan, meron dyang kalsada pa kanan, doon tayo bababa. Kaya ako nasabi na medyo kabisado ko na to, lagi ako dumadaan dito pag nag-update ako sa DRT Dingalan Road. So dito kasi papunta yun, so dito tayo bababa. First time natin dito, mukhang may tao ba? Ay, sa'yo na lahat? Apat na po kami dito, no? Apa. Parang ang dami, apat na po. Apat na po, o nga, ang dami, no? Ngayon, tayo na susunod sa kanila. Kasi sila yung nakarating na rito. So, merong environmental fee na 20 pesos lang naman. Napakababa nun. Compare sa iba. Sana huwag na sila magtaas hanggang ganyan lang. So, mga resort dito ay dikit-dikit lang din. Malamig. Malamig na, kasi maraming puno. So yun ang kagandahan ng maraming puno. Mararamdaman mo talaga yung lamig. Ang daanan dito, two-way na makitid. So tricycle siguro, kasyang-kasya rito. Pero pagka four wheels, gigilid pa rin ang isa. I love Buho. So eto siguro ay Barangay Buho. Sentro ng Bato. 160. Ah, 160 na po lahat na. Okay po. So, kanya-kanya na tayo dito. Mabigat na to, bro. Kanya-kanya na. Ito, wala ang problema. Dagdagan mo na to. Dagdagan mo na to. Wala. Sobra-sobra yan. Sobra na naman to, bro. Ang maganda rito, mukhang solo-solo namin to ngayon. So, apat lang kami. Ewan ko lang, ha. Kasi walang mga nakaparadang sasakyan. Ah, meron. Mayroon din yan. Kala ko solo namin. Ay! Mali! Andito na tayo sa kabilang part. So okay na okay to. Sa all right. Only 2% capacity tanks. So may hanging bridge dito. Doon kami tumawid sa kabila kanina. Sa so, may... ano? Tawag doon. Hagdan na kawayan. Yun. Makikita nyo. Itong hanging bridge, ang lakas ng uga. Walang jo. Para kang nililindol. Intensity 8. Wow! Tapos hindi pwedeng magsabay ang tatlo hanggang dalawa lang dapat. Ang lakas yung uga rito. Grabe. Lipat naman yung mga motor kasi doon kami sa abila nakaparada. Yo bro! Ayun! Woo! Saan pa kayo? Punta na dito, sentro ng Bato. Yun, oh. Forget, don't forget to subscribe Idol, Denby. Woo! Subscribe nyo rin siya. Mas pogi sa akin yan. Uy! Lipat natin yung motor. Sana hindi lumakas yung ulan mamayang gabi dahil dun sa bagyo, para hindi kami masyado mahirapan. Pero mukha namang okay siya. Mas malapit ka to. Oo nga. Oto, mabato. Pukya! Pero di ba mas maganda, no? Oo. Dito, no? Payagan tayo, no? Okay. Please.
Ayan na, kanya-kanya kami ng latag. Pero nauna na si Bro Francis. Diyan yung pwesto niya. Ito naman kay Tristan. Diyan siya sa kabila. Kasa o, nag-isipan ko pa kung dito ako sa gitna. Pero malamang dito tayo. Ganito katagal iset up yung tent ko. Sobrang tagal, nag-binente muna kami. Nagkakalas-kalas kasi ito. Ito, pagka sinasaksak ko sa kabila, ayan, ayan nangyayari, kaya patagal. Sa kanila, tapos na. Kay Bro Prasi, tapos na. Kay Bro Tristan, tapos na rin. Sa akin, ito pa rin. Di ba nakalahati? Alam niya. Maraming gamit, kaya mas mabilis pa yung paglalagay ng gamit kaysa pag-aayos ng tent. Nagalasing ko na pero maliligo pa rin kami dahil sobrang init. Tsaka bukas kasi ng umaga, maagang magpapakap si Francis dahil may lakad sila. So ngayon ako maligo. Gentip-tip ko. Lamig! Solo-solo namin! Private pool! Kaya wala! Kaya natin sinipo ko paglabas mo. Kaya buting ako lang, medyo sinipo na ko nun pag-uwi ko eh. Kuning? Oo, lamig. Naligo kami umaga, mga alas 6, alas 7. Ay, oo, talagang malamig yun. Makalamig, parang may yelo tubig. Ha? Parang may yelo tubig. Pero eh, mas maano yun eh, mas ma... mabundok doon, kaya mas malamig yung... ano galing sa kuweba, no? Malamig yung tubig galing sa kuweba. At talagang mismo yung tubig doon galing? Hati. Hati, dalawa eh. May isang ilog, may isang galing kuweba. Parang gato, diba? Yan, galing yan. Galing dito. Parang infinity pool. Ay, hindi. Uy, nga. Mainit ka. Mainit. Hot spring. Hot spring dito, mga idol. Pagbabalag natin. Careful tayo. Mas maganda rito kasi hindi siya malamig, mainit. Ang hot spring ka. Siguro may ano rin eh. May, ano tawag doon, bro? Yung pinapakulog tubig. Yun. Mainit dito, doon sa kabila, malamig. Sa umaga dito, pwede. Pero baka malamig din dito sa umaga. Gising ako, alas ito sa nakong dali. Medyo maginaw. Pack muna tayo kate. Medyo bumubulong ako kasi matulog pa sila. Wala akong plato. Kaya dito na rin tayo magplato.
So ayun, umaga na po at oras ng uwian. Pero maunang mag-pack up sila, Bro Price Adventures, dahil mayroon pa silang pupuntahan sa Maynila. Magpapaalam na kami, Bro Denby. Mauna muna kami. At maraming maraming salamat ulit. Hanggang susunod ulit. Oh, salamat ha. Okay. Don't forget to like, share and subscribe. Idol, Denby. Sa susunod na adventure natin, kita-kita tayo ulit at collab tayo ulit. Okay, salamat, alright. Salamat. Okay. Salamat, Bro. Kagabi, malaboy ang tubig dito. Dito at saka doon sa kabila. So siguro dahil maraming mga naliligo na nanggagaling doon sa taas, meron pang resort doon banda. So ngayon, kitang-kita ng ilalim. Kahapon hindi makita ang ilalim na ito. Tapos dyan banda, sa gitna ng ilog, napakalamig na tubig dyan. Pero ang lalim niya hanggang dibdib ang pinakamalalim. At dito naman hanggang bewang. As ito, para siyang ano, spring na, alam mo yun, yung tawag doon, bro, nakalimutan ko. Hot spring. Hot spring pala, hot spring. Dito, maligam-gam doon, sobrang lamig. Tapos, etong hanging bridge na to, may kilang to, pero grabe yung uga. Napakalakas ang uga. Para ka nililindo lang, ano, intensity 8. Napakalakas ang uga. Pero, okay naman siya. Huwag lang magsabay-sabay ng marami. So, mula dito, kasama ko si Bro Tristan at si Bro Francie. Eh dito ko na rin po, tapos yun ang video namin. Dahil nagpa-pack up na siya, mamaya-maya pack up rin kami. Uwi na kami! Bro, paalam ka na. Bye-bye! Napakasimple, babay lang eh. So maraming maraming salamat po at paalam na ulit hanggang sa susunod ng mga video.